Alam mo, Sandro, very interesting talaga yung lugar na yun. No? Minsan, yes, matutulog din ako doon. Mag-aaral ka doon at magpapahinga ka na lang. Pero anyway, mga boss, kasama natin ngayong umaga mula sa Filipino-Americans for a Better Philippines. Meron siyang opinion, no? Tungkol sa nangyaring halalan. Kasama natin si Sir Arthur Uy. Magandang umaga, Ginoong Uy. Good morning, Jesse. Good morning, Sandro. Sir, siguro, umpisahan muna natin, no? Ano ba yung tingin nyo, no, sa nangyaring halalan natin? Sa tingin nyo ba, maganda yung naging, well, nagiging resulta pa lang, no? Hindi pa penal, pero nagiging resulta nitong halalan para sa ating mga Filipino-Americans. Yeah, very happy kami sa lumabas na resulta. Kasi nung bago mag-election, meron nga mga kandidato na murderer sa Senado. Eh buti hindi sila nanalo, pero kumandidato sila, no. Tapos sa yung mga mukhang sincere na tumulong sa mga ano, mga kababayan, eh nanalo sila. Alright. Kagaya ni ano, like top notcher si ano, maganda si, yung result. Miss Grace Poe. Yes. So very happy, no, ang yes, grupo ni Sir Uy. Sir, kita naman po, ano naman po yung mga siguro yung sa mga Filipino-Americans po, yung mga naninirahan po doon, kamusta naman po yung reception nila? Siyempre, tayo mga absentee voting, marami po ba sa mga kasamahan po niyo sa grupo ninyo ang nag-take part naman po dito sa absentee voting na ito? Sa tansya ko siguro mga 60%. Kasi yung iba, busy sila sa mga trabaho nila. Tsaka yung iba, ang katuwiran nila, hindi naman makaka-apekto yung boto ko. Nag-iisa lang ako, sabi. Pero marami rin bumotos na. No? Ito po sir, siguro matanong ko naman po, bilang kayo po mismo, Phil, paano po ba kayo naaapektuhan pag kayo po, siyempre nasa ibang bansa, paano po yung boto nyo nakaka-apekto? Siguro na rin, para maiabot ninyo ang mensahe sa mga absentee voters natin, para po makita nila yung urgency po at importansya ng kanilang boto. Eh, siyempre, ang mangyayari niyan, yung total, no? Dahil ang PhilAMS, parang mga 20% lang naman siguro ang effect nila sa, ano, baka less pa, no? Para sa total na tali ng nanalo o matalo. But we do our best sa pag nangangampanya rin kami sa dito, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, boto nyo si ganon-ganon. Makita nyo sa internet, nagbabatuhan kami ng mga ano, mga botos na dapat yung mga tao na yun ang ilagay nyo. Tapos yung hindi dapat lumabas, sinasabi rin namin. So, ang internet ang malakas na tumutulong sa ano. Ginoong Uy, malapit na hong matapos yung pag-canvas. Actually, dapat no, may maproklama na by the end of the day, yes, ang ating Commission on Elections. Sa tingin niyo, ano ho ba yung dapat na bigyang tutok ng ating mga bagong halal, no? Kung after matapos ng ating pagbilang. Siyempre, kaming mga ano, balikbayan ang napupuna kaagad namin bago pa lang bumaba sa airport yung eroplano. Nakikita na namin ang ano, mga squatter, ganun-ganun. So ang pinakamalaking problema palagi na ano namin yung kahirapan dito sa ano. So yun ang inaano namin na masolusyunan natin ang kahirapan. Mm-hmm. Tapos pagbaba namin sa airport, pupunta na kami sa mga bahay namin o sa hotel namin kung pupunta sa probinsya. Eh yun naman, traffic ang mahalata mo na hindi maayos, tapos yung marumi yung ano, yung pollution, ganun. Kasi yung mga MMDA mismo tsaka police, may suot na ano, may nagtatakip mask sila, nagtatakip sila ng mask kasi masama na ang pollution. So ang binibigyan namin ng priority yung kahirapan, dahil marami, lalo na makita namin mga bata, kababata nila, naglilimos sila sa ano, sa labas, no, pati sa kalsada. So gusto namin na maayos muna ang kahirapan dito at saka traffic,
tsaka yung air pollution. Yes. Magkasama naman ang traffic tsaka air pollution. Sir, meron po ba yung mga steps po siguro or mga recommendations po siguro yung inyong grupo para nga po sa mga bagong halal po natin sa into office para po ma-solusyonan nga po itong mga problema pong inyong na-state? Opo, yung una-una, yung dun sa traffic, dapat magkaroon ang ano siguro, ang Senate magbigay ng order sa mga barangay to maximize the flow of traffic and minimize the impediment to traffic. Kasi lahat ng problema ng traffic, ang resulta nun ni carbon dioxide. Yung nga, nasa dyaryo kanina, yung highest level na ngayon ang carbon dioxide. Mm-hmm. Eh, poisonous yun sa ano sa buong populasyon ng ano civilization ng ano ng Philippines. Yes sir. Meron po ba tayong siguro huling mensahe naman no para sa ating mga viewers? Baka maaari ninyong imbitahin yung ating mga viewers na magbantay din no at makilahok yes. sa ating mga prosesong politikal no sa ating bansa. Oo. Una-una, yung sa poverty, kailangan i-declare na ang isang couple na magbibigay ng sanggol pero wala naman silang ipapakain o ano. That's the worst form of human rights violation. Mm-hmm. Can you imagine na isang sanggol, pinanganak, walang gatas, walang mm-hmm. pagkain? Ano, di ba mas magrabe pa yun kesa yung pinaparusahan mo yung prisoner. Yun naman ang ano ng human rights violation eh. Yung magdala ka ng buhay dito ngayon na wala lahat, walang pagkain, walang gatas. Napaka lupit na ano yun, na human rights violation yun. Kailangan i-declare ng ano ng legislation natin na kung sino man ang magdadala ng buhay dito at wala man lang kahandaan na provision para sa kanyang gatas, pagkain. That's a form of human rights violation. Oras na na-declare yun ng ano, legislator, magbabasa ang attitude ng mga bagong generation na magiging magulang na hindi sila irresponsible. Kalimutan na natin yung bahala na system. Okay. Okay, maraming salamat, sir. Yan po si Ginoong Arthur Uy mula sa Filipino-Americans for a Better Philippines. Yes.